Mga big man natin sa Asian Games, mukhang negative pa sa ngayon para sa ating national team. Walang Kai Soto at AJ Edo tayo mapapanood sa Gilas ngayong Asian Games. Dahil gaya ng sabi ko sa last video, hindi kasama mga broad sa kontrata ng B-League at mga Asian imports ang paglalaro sa Asian Games. Kumbaga hindi sila papayagan basta-basta ng kanilang team kahit nakasali pa ang Japan sa Asian Games. So out muna sa Asian Games ang mga players like Kai Soto, AJ Edo, Dwight Ramos, Ray Parks at Terje Ravena. Kaya probably puro PBA players na rin ang kukunin dito. Para sa akin mas gusto ko talaga mas paglaruin dito yung mga collegiate players natin. Pero dahil sa kakulangan na ng oras sa preparasyon, mas mainam na yung mga natirang players from World Cup at from PBA na lang ang palaruin para na rin sa chemistry. Kahit kulang na nga tayo sa preparasyon. So heto ang mga matutunog na big man para sa Gilas ngayong Asian Games. Bukod kay Jun Marat Japet, andyan si Brandon Ganuelas-Roser at Justin Baltasar na wala pa naman sa PBA at ang naturalized player na si Ange Kwame. Pero heto lang ang badges mga brody dahil ayon kay Coach Tim Cohn. Itong si Ange Kwame ay may issue pa sa isang basketball team sa Europe na gustong itong papirmahin ng kontrata. Kaya hindi pa sigurado makakasama itong si Kwame sa Asian Games. Pero once na maging available na si Ange para sa Gilas, sigurado namang may kalalagyan ito sa Final 12 sa Gilas. At para naman sa versatile big man na si Brandon Roser, hindi ito magiging available sa Asian Games dahil injured pa rin daw ang binti ni Roser. Magiging maganda sanang tandem si Brandon kay Brownlee dahil sa pagiging versatile player nito na kaya niyang lumaro ng 3, 4 at 5 position. Kita nyo naman kung gaano siya ka-effective noong SEA Games, diba? At ang 6'7 forward na isinisigaw ng ilan sa mga Gilas fans, miskin ako, na si Justin Baltasar. Ayon kay Coach Tim Cohn, sinubukan daw nilang kunin ng sobrang servisyo ni Balt sa World Cup. Isa daw si Balt sa mga gusto talaga nila mapabilang sa lineup, pero hindi daw ito available. Hindi ito nagpakita ng interes sa kanila. Sa ngayon, hindi pa natin alam ang tunay na nangyayari sa pagitan ng kampo ni Balti at SBP. Dahil ayon sa kampo ni Balti, never daw nagbigay ng imbitasyon ng SBP para kay Balti. At heto ngayon, ayon naman kay Coach Tim Cohn, never naging available si Balti para sa kanila. Hindi na natin alam kung sinong paniniwalaan, di ba? Pero again, heto mga brody ang Gilas update natin for today. This is Brody Hoops. Bye-bye!